Hello guys, what's up? Welcome back nga pala sa channel ni Kuya Jason. For today's vlog nga pala ay magbibigay tayo ng tips kung paano mag motor wash nitong Honda Click 125i natin or kahit ano pang motor. Ako nga pala guys, ako lang yung mismong naglilinis nitong motor natin or nitong Honda Click 125i. Since na nabili ko tong motor ko, ako na yung mismong nagmo-motor wash sa kanya. Hindi ko siya dinadala sa mga may mga pwesto ng car wash or motor wash. Yan. Ako lang mismo yung naglilinis sa kanya. Medyo lumalakas na yung hangin, parang babagyo pa ngayon, ano? Oh, no. Ayan guys, so tuloy tayo. So yun guys, kaya ako lang mismo yung naglilinis nitong motor natin kasi para sa akin mas okay at mas satisfied ako kasi nalilinis ko mabuti yung motor, natatanggal ko lahat ng mga dumi, mga putik, mga buhangin, mga alikabok, or kahit ano pang man siya. Kasi pag ikaw yung mismong naglinis, makikita mo lahat yan. So yun guys, yung reason ko kung bakit ako lang mismo yung naglilinis nitong motor natin. So yun guys, kung ikaw lang din mismo yung may balak na maglinis ng motor mo, or usually nagpapamotor wash ka sa ibang ano, car wash, or kahit ano pang pwesto, kung natatakot ka na maglinis ng motor mo, kasi iniisip mo baka may mabasa ka or what. So ito yung video para sa inyo guys, para makatulong at magkaroon kayo ng idea kung paano linisin yung Honda Click 125i natin. So ayun guys, disclaimer lang po, hindi ako bihasa pagdating dito sa motor na to or kahit sa ano pang motor. Kumbaga yung binibigay kong tips is based on my experience, subo ko na at na-try ko na. Kaya gusto ko lang i-share para sa inyo, para makatulong sa mga katulad nating baguhan. So yun guys, bago tayo magsimula, sa mga naligaw po ang napadaan dito sa channel ko, please like, subscribe, at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga videos. So yun guys, let's do this! So yun guys, unang tip number 1 dito sa ignition natin. Kapag mag-motor wash tayo guys, i-close natin yan or ilalak natin. Ayan, para mag-close yung shutter niya, no? And then, ang ginagawa ko dyan guys, tinatakpan ko ng tape para mas sure tayo na hindi po pasok yung tubig. Ayan. Yan yung ginagawa ko guys kasi pag napasukan ng tubig tong ignition natin, humihirap siyang mabuksan. Ito, katulad nito, pag susian natin, nahihirapan tayo or minsan hindi na gumagana. Ayan yung mga isa sa nagiging cause kapag nababasa yung ignition natin ng tubig or napapasukan kasi kinakalawang yung loob niyan at minsan nauuwi pa sa pagkasiran tong ignition. Kaya iiwasan yung mapasukan ng tubig yan. Kaya ang gagawin natin, close lang natin shutter then lagyan natin ng tape para mas sure tayo na hindi mapapasukan ng tubig. So yun guys, pangalawang tip number 2. Ito yung tungkol sa gagamitin nating sabon dito sa motor natin. Ayan guys, depende sa inyo kung ano yung gagamitin yung sabon. Pero advice ko lang guys, huwag kayong gagamit ng mga masyado mataas yung chemical ng sabon. Huwag rin kayo gagamit ng mga powdered na sabon katulad ng mga Surf, Breeze, etc. Huwag po kayong gagamit yung mga detergent na sabon kasi pag natuyo yun guys, mamumuti yung ano nyo, yung mga fairings nyo. Ang tip ko lang, ang gamitin nyo is yung Joy or yung mga dishwashing liquid. Pero sa akin, ang pinaka mas effective sa akin is yung Joy. Joy lang sa kalam. Kasi guys, yung Joy, subo ko na yun. Saka iba kong mga kakilala, mga katropa, yun rin yung mga ginagamit. Wala namang problema, hindi naman nasisira yung kulay nung fairings natin. Ano. Pero depende pa rin sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin na sabon. Basta yung hindi lang masyado mataas yung chemical. Sa Shopee, marami yan. So yun guys, sa mga may alam pa po na mas magandang sabon pagdating dito sa mga motor natin, especially dito sa Honda Click 125i, ayan. So please comment down below na lang po. So yun guys, pangatlong tip number 3. Ito nga pala yung mga ginagamit ko para sa motor natin pag mag-motor wash tayo. Ayan. So sa sponge guys, ito yung gagamitin natin. Huwag tayo gagamit nung sa Scotch Brite, yung kulay green. Huwag nyo gagamitin yun kasi magkakagasgas yung fairings natin. Dapat itong sponge lang na malambot. Yeah, malambot lang siya guys. Huwag kayong gagamit ng sponge na matigas yung texture. Ito guys is para sa fairings lang. Kaya makikita nyo iba-iba yung mga brush ko. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung para saan yan. Then itong microfiber cloth para rin sa fairings to. Kaya gumagamit ako microfiber cloth minsan kasi hindi ko maabot ng sponge. Ito yung ginagamit ko. Pwede natin isuksok sa ano, may mga butas, magilid-gilid. Yan ang ginagamit natin. Saka hindi siya nakakagasgas ng fairings guys. Then ito mga brush guys, ginagamit ko to sa mga metal na parts ng Honda Click 125i natin kasi
hindi ko masyadong naaabot yung mga singit-singit. Kaya ito yung gagamitin natin, yung soft bristle na brush or yung paint brush. Kaya may sabon-sabon pa. Kagamit ko lang kahapon yun. Then ito, ginagamit ko rin yan guys. Basta sa metal ko lang ginagamit to. Pag sa pairings, hindi advisable yan, magkakagasgas. Then itong toothbrush, ayan, para sa mga singit-singit lang din yan. Pag hindi abot nito, gagamitan ko nito. Then itong gantong brush, ginagamit ko siya sa gulong. Ayan, ito yung ginagamit ko guys. So ito guys, yung mga ginagamit ko para sa motor natin. Iba't iba siya, pero may iba't ibang gamit siya. Pang pairings, pang metal, or sa mga gulong, yan yun. So yun guys, pang apat na tip number 4. Iiwasan natin mabasa yung ECU natin. Dito makikita yan guys. Yan, dito sa ilalim. Ito yung ECU natin guys. Wag na wag tayong gagamit ng pressure washer or hose at itututok natin dyan. Ayan yung wag na wag yung gagawin kasi yung ECU, isa yan sa pinaka-importante at masyadong delikado pag nabasa. Mahal rin yung pyesa na yan. Kaya iiwasan yung mabasa yan. Pero kung yung talsik-talsik, wala yung problema yan. Hindi naman kaso yun. Pero yung sasabihin natin, tututukan mo ng tubig, yan, may chance at may posibilidad na masira siya. So ang ginagawa ko dyan sa paglilinis dito sa parte na to, pinupunasan ko lang siya ng basang-basahan para matanggal yung mga dumi dito sa ilalim. Yan. So yun guys, panglimang tip number 5, iiwasan natin mahugot yung brittle hose ng gear oil at iiwasan na rin natin na mapasukan ng tubig. So yung brittle hose ng gear oil, dito natin makikita yan guys. Ito siya guys, itong hose na to. Ayan. Makikita nyo yan sa gilid nitong shock natin. Ito siya. Itong may hose na to, yung nag-iisang hose dito. Iiwasan yung mahugot yan. Putin muna natin. Ayan guys, ito yung hose na yan. So yan guys, iiwasan natin na mapasukan ng tubig itong hose na to. Kasi once na napasukan ng tubig, itong hose na to, didiretso yan dito sa may gearings dito sa loob. Yung tubig at gear oil natin ay maghahalo, no? May possibility at malaki talaga yung chance na masira yung gearings natin dito sa loob. Pwede magkakalawang. At usually, yung mga nakikita ko sa mga nagpo-post sa FB, ayan, nag-iiba yung kulay, saka nag-iiba yung tunog nitong parte dito sa gear na to. Kasi nga, napapasukan ng tubig yung hose na to. Ayan. Kaya doble ingat lang tayo. Lagi natin check yan. Make sure na kapag nahugot yan, babalik lang natin dito sa mismong butas sa gilid nito. Ayan, nandun siya. Ayan. So yun guys, pang-anim na tip number 6, iiwasan natin na i-pressure washer itong radiator natin. Kung may pressure washer kayo, ito yung isa sa iiwasan nyong i-pressure washer. Itong radiator natin, ano? Itong part na to. Kasi once na pin-pressure washer mo yan, mababaloktot itong mga part na to. Malambot lang kasi yan guys eh. At iiwasan rin natin na masira to. Ito yung pinaka-importante, itong linya na to. Kasi dyan dumadaan yung mga coolant na nilalagay natin. Kapag nasira yan or namaloktot, na butas, ayan yung magkakos ng leak. So isa yan sa iiwasan natin na pressure washer. Ang gagamitin lang natin is yung hose or kahit na buhos-buhos lang yan ng tubig. Kaya ako ang ginagamit ko lang ay yung hose. So yun guys, pangpitong tip number 7, ito yung sa tambucho natin tungkol dito. Ayan. So pag mag-motor wash tayo, may drain yan dito sa ilalim. Yan. Mamaya papakita ko sa picture yung ano, yung butas, yung drain niya. Yan. Ang iiwasan lang natin mapasukan ng tubig is ito. Yan. Huwag nyo tututukan ng hose yan or kahit ng pressure washer. Huwag nyo tututukan ng tubig yan kasi baka pumasok dun sa mismong upunta sa makina natin. So dito, pag magbabasa tayo ng hose, dito, against dito sa tambucho. Huwag papunta dito. Huwag kayong tatapat dito. Laging papunta dito. Yan. So yun guys, pang-8 tip number 8. Kung may axle cap kayo, lagi nyo i-check yan kapag nag-motor wash tayo. Kasi yung katulad nung nangyari sa akin nung nakaraan, nung may axle cap ako, hindi ko siya nabubuksan or na-i-check kapag katapos kong mag-motor wash. Kasi
nung binuksan ko siya, nung nagpalit ako nito, binuksan ko yung axle cap, nakita ko may kalawang na yung ano, yung mismong axle niya. Oh no. Yun yung dapat iwasan natin. Kapag nag-motor wash tayo, buksan natin yung axle cap, then punasan natin ng maigi. Patuyuin natin ng mabuti para maiwasan yung kalawang. So yun guys, pang-siyam na tip number 9. Kapag katapos na natin na ma-motor wash yung Honda Click 125i natin or kahit anong motor, syempre basa pa yung motor natin, gagamit tayo ng panuyo. May tamang panuyo sa motor natin. So ito yung ginagamit ko. Ayan. Usually ang kulay na ginagamit natin is yung dilaw. Yung nasa dilaw na capsule tapos dilaw rin yung laman niya. Pero ito sa akin, iba kasi yung kulay. Pero nakakatuyo pa rin siya. Nakaka-absorb siya ng tubig ng maayos. Huwag kayong gagamit ng mga bimpo or yung good morning na basahan or kahit anong basahan. Dapat ganito lang guys. Kasi yung mga bimpo or kahit anong basahan, nag-iiwan siya ng mga himulmol. Ang pangit tingnan dito sa motor natin kapag may mga natitirang himulmol. Mukha pa rin siya madumi. Kaya ito yung gagamitin niyo. Magic towel ata tawag dito eh. Saka ito guys yung mabisang panuyo. So yun guys, pang 10 tip number 10. Pagkatapos nating patuyuin na maayos yung motor natin, gagamit naman tayo ng wax. So yun guys, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin na wax. Pwedeng BS1, Magic Gatas, Armortech, basta kahit anong mga wax na gusto nyo or yung mga nakasanayan nyo, yun yung gamitin nyo. Pero guys, ang ginagamit ko dito sa motor ko, dito kay Habibi Black, is itong top coat. So yun guys, ito na yung nakasanayan kong gamitin. Saka ito na yung trusted kong wax pagdating dito sa motor ko. Kasi wala naman akong problema sa performance nito kasi hindi siya masyadong malagkit, hindi masyadong kapitin ng alikabok. Tamang-tama lang pagdating dito sa mat na fairings ng Honda Click 125i natin. Siyempre, sa pagdating sa wax, iba't ibang klase ng fairings ang meron sa motor. Kaya iba't ibang wax din ang applicable or suggested ng iba. Ayan. Pero para sa akin, pagdating sa mat, mas gusto ko itong top coat na to. Kahit nga yung helmet ko, ito yung ginagamit ko eh. So, ang pag-a-apply ko nga pala nito, hindi ko dinedirekta dito sa microfiber cloth. Ang paggamit ko sa kanya, winiwisi ko mismo sa fairings, then saka ako ikakalat. Ayan. Kakapit naman dito yung yung top coat or yung wax na nilagay ko. Tapos pag kinalat mo, okay na. Then, mga 2 to 3 weeks ako bago uli mag-motor wash. Kasi ito lang gagamitin ko kasi may matitira pang wax dyan. Kapag pinunas mo uli ito, ayan, parang bagong lagay mo ng wax. Ayan. So yun guys, yung 10 tip natin para sa pag-motor wash ng Honda Click 125i natin or kahit ano pang motor. Sana nakatulong at nagustuhan nyo po yung ginawa nating video para lagi siyang mukhang bago at maiwasan na rin natin yung mga posibleng pagkalawang or pagkasira nung mga fairings natin or yung iba pang mga parts dahil hindi natin nalilinis. So yun guys, bago ko nga pala tapusin yung video ko, gusto ko lang mag-shoutout kila Dowdy at Mark182. So yun guys, maraming salamat po sa pagsuporta. Shoutout po sa inyo. So yun guys, dito muna tatapusin yung vlog ko. See you in the next one. Ride safe. God bless as always. Rock, paper, peace. Burger.